3, 2, 1. Yun! Guys, date 23? 23! Banatan mo! Banatan mo! 23, mga kapatid! Medyo hilog pa yung kasama ko. Ayan po, day 23 po tayo. Gaya po ng lagi naming pinagdadasal na sana sa araw-araw maging ligtas at patuloy tayong makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan dahil po sobrang dami po nating nahihirapan. Lahat po ginagawa namin, patuloy nyo po kaming pagdasal at patuloy nyo po kaming tulungan sa pagkalap ng tulong para po maipamahagi natin sa mga kababayan natin na nahihirapan. Sa pamagitan po ng inyong share, laking bagay po niyan nakarating sa mga taong gustong tumulong ang kanilang pagtulong. Maraming maraming salamat po and God bless. Bago nyo ipagpatuloy ang video ito, mag-intro muna tayo. Let's go! Nandito po tayo sa malayong lugar. Pinuntahan po natin sila ma'am. Angie. At si ma'am. Ma'am Chiquitita. Yan po. For the second time po kasi pupunta po namin pagpasok na namin ng area. Alam na namin na galing na kami rito. So maraming maraming salamat po sa kanila at sa kanilang mga amo. Shoutout po sa kapamilya ng ating mahal na kasambahay. Yan po. Sir Bader and Madam Mahuya. We are extending our gratitude and thanking you for giving us the opportunity to help our countrymen. Thank you so much, sir and ma'am, and I hope our good God bless you more of good health and wealth. Sa lahat po ng mga kababayan natin na nag-donate, maraming maraming salamat po sa inyo, especially po sa mga mahal nating kasambahay, si Ma'am Chiquitita, Ma'am Angie, and Ma'am Rani. God bless po sa inyo. Maraming 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 salamat po. Hello everyone. Now we're here in the house of Ma'am Gina and Sir Don John, right? Sir John. So they are the one who extend their arms, you know, to help us. So help us to thank them and hope that more people in the world come out like them. Thank you so much. God bless you all. And we're doing everything we can to help in a little way that we can. God bless you, Ma'am. God bless you, Ma'am. Any words? Now, thank you for doing all this. I think when the corn gets tough, the tough get going, and I think that applies to you. And we hope you can keep it up for 3 more weeks. Yeah, thank you so much. Yeah. I really appreciate the help. And then this stuff that you gave here is a really big help for the people out there. Thank you so much, ma'am. You're sir, welcome. Thank you so much. God bless you. Ma'am, tubig niyo tayo po sa ating mga. Oh yes, mga kababayan. Yeah, just hang on there, and I'm sure, pretty sure na malalampasan natin to. And just pray lang, and tulong-tulong tayo lahat, whatever we can, you know. And that's the best message that we can give to everyone. Hold on, prayer, and we believe that our good God will never give us something that we cannot bear. God bless you all, stay safe, and we love you all. So mga kababayan, ito yung pangalawang beses na bumalik tayong Mahabula. Matagal na pong naka-lockdown yung Mahabula, kaya halos lahat po talaga ng Pilipino rito talaga na kailangan ko talaga ng mga relief goods. Ma'am, mag-ingat po kayo ha. Pasensya na po ha. Ayaw na po kami payagan eh. Yan lang po talaga maiabot namin. God bless po. Opo, ayaya po, yung po kasing mga iba pa, hindi na namin mapabot, ayaw pong buhatin ng mga polis eh. Opo, thank you po. Ingat po kayo, sir. Opo, opo, ingat din po kayo. Gusto po namin ibigay pa lahat, kaso po yung polis ayaw nang buhatin. Opo, okay lang po. Thank you po. Ingat po kayo, ingat po kayo. God bless po. So ayun guys, katatapos lang natin mamigay sa isang kababayan dito sa Mahabula. Sobrang higpit po talaga ng mga pulis kasi ayaw nila kaming palapitin. Halos yung pulis mismo, talagang yung distance talagang malayo. So
pinabot ko yung una kasi marami, yung marami apat sila. Pinabot ko yung unang bag. Tapos binuhat ng pulis papunta ron sa may fence. Siya nag-abot. Pagbalik ng pulis, meron pa ako nilalabas yung mga bigas. Medyo nag-ano na yung pulis. Sabi niya, bakit meron pa ulit? So ang ginawa ko, nakiusap na lang ako, na iniwan ko na lang doon. Yun na lang yung last. Sabi ko, pakibigay na lang yun. So binigay naman ng pulis, pero ayaw nang magtumanggap pa ulit. So pinalis na kami doon. So kahit pa paano, naabutan natin sila, kabayan. Yun ang importante, kahit pa paano may bigas. Tsaka mga ilang dilata. Tsaka yun po, dapat may mga tubig pa po sana. Kaso ayaw nga buha atin ng mga pulis. Ayaw din kaming palapitin doon sa fence. Quadro Gatillo shoutout, men! Mabuhay, Mr. 62 and Bullet. Yan. Finally, the man. Ang bagong hero, and aka Joaquin Burdado and Captain Barbel. Kapagbitbit kayo ng tubig, no? Ano, marami na rin yan. Ha? Malapitin mo sila. Tara, punta kayo! Punta kayo! Then, social naman lang. Marami ito. Ano ba? Basta, bro. Okay lang. Hindi pwede makipagkamay eh. Oo. At medyo mag-mensahe sa mga ano, kababayan natin. Mensahe, banat! Yo, may mensahe lang po ako sa mga kababayan natin. Para sa mga good Samaritan, huwag po silang magagalit kung hindi sila nabigyan ng tulong o ayuda, kasi unang-una sila voluntaryo lang at hindi sila sumasahod. Ang kailangan natin ngayon, mga kababayan, disiplina sa kaisipan. Kailangan natin magtulungan. Yun lang po. Hintayin lang natin kung darating ang mga ayuda, at huwag po natin na papagalitan sila, kasi sila ay voluntaryo lamang po sa mga kababayan natin. Kaya na po, unawaan lang po. Maraming salamat po. God bless kay Mr. 62 and Bullet. Junior, Quadro Castillo. Sir, maraming salamat po. Thank you po. Dami po. Pwede pong gamitin camera ko? Sige, sige bro. Ito. So ayun mga kababayan, dito tayo sa Mahabula, kung saan isang lugar sa bansang Kuwait, sobrang higpit po talaga. Kung napansin nyo mga kapatid, talagang bawal pumasok sa loob. So nang galing kami sa kabila kanina, ultimo paglapit dito sa pader, hindi kami pinapalapit. So ganito, kahigpit po. Kahigpit po kami, nasa ano lang kami, parang nasa rehas. Pero hindihat lang yan. Ayun na, kayo na, inaarang kami ng pulis doon. In distance namin, even sa pulis. Sa fence, ayaw kami palapitin sa fence. Sir, sa kabila. Shoutout po sa mga ano, idol ko. Dahil po sinamantala natin ang pagkakataon na makapag-atid sa Mahabula sa mga kababayan natin, dahil kahapon talagang sobrang higpit po at nakapag-atid tayo sa ilan. Yung po mga ibang nasa listahan, binalikan po natin yan. Sa kasamang palad doon po sa kabilang area, dahil hindi po makalakad sa malapit sa Mahabula, doon po sa may Abu Halipa roundabout, umikot po kami kasi 20 minutes po lalakarin ng iba eh. Sobrang layo po eh, sobrang init. So dito po kami sa kabilang fence sa may highway. Nangyari po rito, nung inarang tayo ng pulis, ayaw tayo palapitin. Even sa fence, ayaw po kami palapitin. So nakiusap po tayo, nakiusap tayo ng mabuti. So nakapag-atid tayo, pag-atid po natin, ayaw pong damputin ng pulis. Nilipag natin, kinuha niya, siya nag-atid. Tapos pangalawang balik niya po, ayaw niya na pong i-atid. So nakiusap po tayo ulit, na last na po yun. Kasi napakalayo din po na nilalakad ng kababayan natin. At sobrang init po talaga. So hindi tayo sumuko, kahit nagkaroon ng konti. Yung pong ibang mga nagpunta ron, mga ibang lahi pa, hindi po talaga pinayagan. Dahil sa fence na to, talagang hindi po pwede. So talagang nakiusap lang tayo, pinayagan tayo kahit papano. So yun po, pinalis na tayo after. God bless po sa inyo, maraming salamat po sa inyong suporta. So mga kababayan, dito po nagtatapos ang aming pamimigay ng relief goods sa D23. Kung napansin nyo po, iilang Pilipino lang po ang naabutan namin ng mga relief goods. Gustuhin man namin na mas marami pa ang maabutan ng mga relief goods. Talagang sa ngayon po is humina po ang aming mga natatanggap na donasyon. Ay, kung mapapansin nyo po, ay hindi po natin din matatawag na humina yan, dahil po sa haba na po ng panahon. 23 days na po natin ginagawa. So napakarami na pong tumulong sa atin na nag-donate. So syempre po, mauunawaan din natin na hindi sa lahat ng pagkakataon at hindi sa lahat ng oras ay lahat makakapagbigay. So kami po, kahit po kukunti lang ang natatanggap namin, para sa amin napakarami na yan. Isang latang sardinas, isang kaun sardinas, isang kilong bigas, isang kabang bigas, parehas po ang bilang. So kahit na po ano pa yan, kinukuha namin, yun po ang pinamimigay namin. So kung ano po ang nasa amin, yun po ang binamamahagi namin. So hindi po kami naghihintay na ipunin pa namin ng pagkarami-rami. Inahatid po namin kaagad yan. Kahit na po tatlong tao lang ang matira namin, sapat na po yun.
At least kahit po sa isang araw meron tayong nakatiran at may nabawasan kababayan natin na nabibigo. Yan po ang ginagawa natin sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyo. Sana po makakalap pa tayo ng mas maraming tulong para po patuloy tayo makatulong sa ating mga kababayan. God bless, God bless. Ingat po kayo. Ayun, maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay sa aming layunin upang matugunan ang pangangailangan natin kapwa Pilipino. Maraming salamat po sa lahat po na nagpaabot ng donasyon. Kung hindi po dahil sa inyong mga kababayan, hindi po natin matulungan ang ating mga kababayang nangangailangan. And to all the employers who treat their kasambahay like their family, we salute you and God bless you. We love you too because people like you needs more in this kind of situation. Thank you so much, ma'am and sir. God bless you. Mabuhay po lahat ng Pilipino, kahit saan man sulok ng mundo. Peace!